For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. Sabay-sabay. This may speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ito ko lang po yung 7 and 8. Sabi dyan, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech, that cannot be condemned, that he that is in the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say to you. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita niyo, Lord, na pag-aaralan muli. May pong mauna sa amin. Salamat niyo pong gawa ng kaaway. May pong patawad din sa aming pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat sa taon nito naman. Parating, Panginoon, at nakalipas, Panginoon, or patapos. I pray na yung Bible reading namin, Panginoon, iwanan namin yung mga masamang gawin sa pwede namin iwanan at dapat iwanan, Panginoon, at look forward. Yung ba po, Lord, ay may mga New Year's resolution. At kami rin po, Lord, pwede kami sumabay sa pagbago ng taon, Panginoon, na yung mga magandang habits ang aming form, especially nga yung mga hobbies na pag-attend maaga, magbasa, Panginoon, regular, manalangin, Panginoon. So, yung usual, Panginoon, kung magkakaroon salita nyo, Lord, so pwede gabayin nyo po, Panginoon. So, we follow to sa book of Titus. Tindihan po namin, bago si Titus naman ay sinunatan at in-encourage ni Paul. Alam po, Lord, kaya naman natin in Jesus' name pray. Amen. Amen. Ako po po. Medyo, are you happy? Title po natin ngayong gabi ay sabi niya 7 and 8. A pattern of good works. And then binuksan ko na lang sa 8, that cannot be condemned. Okay? A pattern of good works that cannot be condemned. So alam niyo, ibig sabihin ng pattern, hindi ko nalagay pala dito eh. Pero alam niyo yung pattern? Ano yung pattern? Similarity. Pero yung, kunwari yan, sino yung nagtatahi dito? Sino yung tatahi? Ako dati nagtahi kami lang, kaya hindi naman nagtatahi school. Kanchilyo lang. Yung damit talaga. Sino yung nagtahi na ng damit? Wala na sa inyo ngayon yan. Dati grade 5 yan eh, di ba? Grade 5 kami yan. Nagtatahi kami, ang catch doon. Imo-model mo yun, kaya dapat maganda yung natahi mo. Ngayon sa akin, naman ko, sinuot namin, hindi naman mamili ng tela, hindi ko naman alam na ganun. Anyway, nagkasya naman. Anyway, bago ako gumawa ng damit, kahit ano eh, may pattern na sinusunod dyan. So, kasi magde-design, may magde-design din, magkakat ng pattern siya para yung pattern na yun yung susundan ng ibang cutter, madalas siyang cutter eh. So yung pattern pala, ito yung sinusundan, yan. At ganun din, kahit saan yan, lahat ng engineer, kahit yan, table, paggawa ng table, sorry, hindi ko nakapakita sa inyo dito eh. Basically, kahit ano, may pattern yan sa design, tapos yung gagawa according to the pattern dapat, di ba? Yan din yung term sa numbers ba yun? Sa Exodus. Yung sinabi yung ginawa nila yung tabernacle, di ba? So, kaya ito, dapat pamilya tayo dyan. Yung sinabing in all things showing thyself, pinapakita mo yung sarili mo na mabuting pattern. Ibig sabihin, ikaw yung susundan, alam mo susundan ka ng mga nakapaligid sa'yo, ganda, ayusin mo yung sarili mo. Okay? So, pero balikan lang natin yung last week. Last week po ay dalawang beses, di ba? Title po nung isa ay, nalan nyo, Acceptance, the Acknowledging of the Truth. So, very basic. Kailangan, pag may sinabing totoo, acknowledgement at the least. Ibig sabihin, totoo nga yan. Maniwala ka. So, lahat ng naligtas, nag-umpisa dun. Ngayon, kahit di ka paligtas, may mga bagay pa rin, may katotohanan kailangan paniwalaan.
para maka para matuto ka pa ng ibang bagay. Pag di mo in-acknowledge yung basic truth, wala kang matutunan. Okay? Kaya yan po yung inano ni Paul kay Titus, dapat yung mga tao i-acknowledge nila yung katotohanan. So kahit sa church po kasi minsan yan ang mahirap ngayon eh. May tinatawag tayo, alam mo yung ibig sabihin ng silent opposition, alam mo yung sabihin ng silent opposition. Hindi ka nagsasalita pero against ka. Pag nakakita ka ng butas na makapag-oppose ka, doon ka makikita, oppose pala to, kala ko. Parang Judas nga, di ba? Yung topic natin last week naman. Okay? Nalala, reprobate. Mga taong wala nang pag-asa. So, yun yun. Kaya mag-iingat tayo dyan. Lagi naman natin inaaral dyan dito, di ba? May mga tao na walang pag-asa. So, wag mo namang ituring lahat ng galit mo na wala kang pag-asa. Pero, mag-iingat kasi may mga taong ganun. Okay? Especially mga false teacher. Di ba? Yun yung topic last week. At ayan. So, by the way, may balita na naman kay Pope. Dali na ba si Pope? So, di na tayo nagulat doon kasi matagal niya sinasabi na yun. So, obviously, napaka-demonyo talaga niya si Pope. Ha? Binigay na daw yung blessing niya. So, kahit sa Catholic, bawal na bawal yung bakla dati. Alam naman niya sa Bible kasi ano yan talagang napakalinaw niya, pinapatay nga yung mga bakla dati. Kahit sa US, sa Pilipinas, may mga batas, bawal talaga yon. Kasi nakakasira yung salipunan. Okay? So, pero si Pope Francis, ilang taon na ba yung Francis na yan? Noong una pa lang yan, siguro mga unang taon, pangalawang taon niya pa lang, sinabi niya na yun na kinagulat ng marami. Na kesyo, sabi niya, who am I to judge them? Hindi ko makakalimutan kasi balitang balita rin yan eh. Who am I to judge them? So, ibig sabihin, hindi niya dapat nahusgan yung mga bakla eh. Lahat tayo mag-uhusga eh. Dapat tamang pag-uhusga. Pero kailangan tayo mag-uhusga. Pero pag pinutol mo na yun, sinasabi mo, hindi ka dapat mag-uhusga, eh dapat di ka na rin namin paniwalaan. Wala kang pakailan sa sabihin mo, kahit anong sabihin mo. Ganun yun, basically. So, pero, yan nga. So, hindi na tayo nagulat doon. So, karamihan ng tao, alam na demonyo yan. Pero, marami pa rin hindi. Diba? Nagbalita yan. Ngayon, may mga nagla-live mass na rin ngayon. Talagang nag-a-adapt yung Catholic, eh. So, anyway, yun. Pwede nang magkasal ng bakla. Di, bahala sila. Matagal na naman silang ano. Kaya, maganda naman dyan, yung iba dyan magigising. Kahit mga Catholic, magigising yan. Kung normal na tao ka, alam, masusuka ka dun, eh. So, ano ba tong Pope natin? Magtatanong yan. Kailangan ba natin sundan to? Dati na, hindi, matagal na dapat hindi. So, yun ang maganda naman dyan. Kaya, pray lang natin sila. So, tayo naman ay tuloy-tuloy pinipit siya katotohanan, salita ng Diyos, at nag-wiwin tayo ng souls. Ba't ko nasabi yun? Kasi nga, kailangan acknowledge yung katotohanan. Pag hindi, tao din sila eh. Bakit nga? Eh, sinabi ng Bible, pinapatay nga yung bakla, ano gagawin natin? Anong paniniwalaan natin? Ano pa yung mga topic na tayo naman na yun? Katulad nung sa mga uba, yung palda. Controversial yan, kahit sa mga Baptist. Haba ng buhok. Diba? Yung nami kasi, yung dapat pupunta dito ang Amerikana. Tinignan ko yung Facebook, maikli buhok eh. So, baka Israel pa ngayon. Again, alam natin naman na yung ibang topic, eh, hindi ganun ka-importante sa katulad ng ibang topic. Pero still, kaya nga, inaaral natin ito. Pag sinabi ng Bible, pag sinabi mo mali yun, or di na kailangan gawin yan, dati na yan eh. Ang ginagawa mo, namimili ka na, salita ng Diyos, kung ano komportable sa'yo, di ba? At saan mo hihinto yun? Anong tanong? Yung boundary ng salita ng Diyos, minumove nga eh, di ba? Yung bakla nga eh, lalaki, babae, yun lang. Eh ngayon, kailan lang ba yung ano ko? Yung mga application form ka ng pipirmahan eh. Male? Female? Tapos may pangatlong box. Rather not say. Ano yun? Ba't yun mo gusto sabihin? Hindi ka rin convinced ito? Complicated.
Kaya isa naman pag CL, dapat ganun din. Ngayon pala, kahapon na, nakita ko ng CL na ano nakalagay doon. Natatawa ako kasi ano eh, kasama nila yung disabled. Hindi okay din, di ba? Yung iba disabled physical, yung iba disabled yung mga bakla. Disabled sa utak yun eh. So nakalagay doon. Sa SM nga tayo eh, dyan sa Masinag. Nakalagay doon is gender neutral ata. Gender neutral CR. So nakikita niyo saan tayo punta? So kailangan walang ibang magsasabi kung ano yung totoo, yung salita ng Diyos sa pinaka dyan. Kasi yung Diyos hindi nagbabago. Kaya as Christians, dapat ganun tayo ha. Dapat, eh kailan naman, si abante na naman, bumabantat na naman. Eh may nagtanong tuloy sa mga forum. Ako po, sabi naman ng isa, hindi ko po gusto mag-ano ng away ha, pero ang King James ba ay perfect at walang mali. So malam mo, binabanatan na naman si abante kasi napag-usapan din pala yan ng mga pastor, no? Salamat yung karamihan na kasama namin doon against them. Pero hindi katulad natin na sobrang against. Hindi sila maingay. Pero kahit paano, natuwa ako kasi nga kahit paano, alam nila eh na something's wrong. Lalo na ng Sara Duterte pa. Ay, yung Sara Duterte na yun, malamang daw tatakbo yan eh, di ba? Presidente. Katulad din ng Marcos, binaplano yan eh. Inaano nila yan eh. Ilang taon ng planning niya. Kaya good luck na lang sa atin. Amen? Go survive naman tayo. Biyaya ng Panginoon. Tulad ni Marcos ngayon, buti nga, wala naman masyadong kalokohan ginagawa. No? Pakunwari lang yan nakawin. Sige, nakawin mo na gusto mo nakawin. Basta kami ay, sabi sa Bible, ang panalangin lang natin lagi is, hayaan tayo ng gobyerno na gawin yung dapat natin gawin. As long as may kalayaan tayong magtipon, okay pa yan, wala pang labanan dyan. Alam na natin mag-ano ako, kanya-kanya nakawa niya mga yan. At may check and balance naman dyan kahit paano, so hindi makapag-nako ng hostel. Pero yun lang. So good luck sa atin, bata tayo punta doon sa Baptist Day. And then, anyway, acknowledging the truth. Then next is, last week lang po, the holding fast the faithful word. So ito po nga, last chapter 1, inulit po yung pamantayan sa mga pasto na relevant ngayong week. Itong first, tapusin natin hanggang 9 to. 10, ano sabi ko? Hanggang 10, oh. Okay. So kasi, inuna lang po yung mga pasto. So mataas ang pamantay sa pasto. Pero nabanggit ko lagi sa inyo, kung ano yung sinasabi sa pasto, dapat abutin nyo rin yan hanggat maaari. Pag babae ka, di siyempre equivalent. Kung sabi sa pasto, dapat isa lang asawang babae. Di asawang babae. Yung babae, isa lang din ang asawang mong lalaki. Ganun lang kasimple yun. So, inaral natin yan. So, lachon ay, ano naman eh, tawag dito, tama lang. Sige, isa-isa nga natin ulit. Yan, blameless, true word of God, not self-willed, not soon angry. Not given to wine, no striker, filthy looker, lover of hospitality. So mga gandang bagay lang to, pero especially kaya title natin last week, holding fast the faithful word. Dahil yung salita nga po ng Diyos ang dapat i-preach. Katulad niya si Pope Francis, si Pope Francis, ang tawag ng Pope Francis. Yun. So obvious na obvious, hindi siya holding fast to the faithful word. Kasi nga matagal na silang kulto eh. So walang pakialam kung galit ang Diyos sa bakla, basta siya politically correct. Ibig sabihin, eh total, uso naman na ngayon yan. Alam mo, ako pang umangal dyan. Eh matagal naman ang gano'n ng Catholic eh. Nag-a-adapt lang yun. Kaya ngayon, Pasko na naman. So bumibida ko nga rin yung mga yan, di ba? Ibang Baptist, nakikisakay. Mahala kayo. Di ba? So gano'n lang yan eh. Kaya hindi sila holding fast the faithful word. So tayo, lalo yung pastor, dapat ang tingin sa salita ng Diyos, ah, banggit na naman si Abante, yan, hindi na pwede gawin na Abante ito eh, kasi tanong nga sa kanya, perfect ba yung King James? Eh lahat ng translation may mali. Eh nasan yung perfect? Wala. Eh sabi ng Bible, ano sabi doon sa kanta nyo? The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever.
Pero ngayon, wala na. Hindi na wala. Yung kay Abante lang yun. At saka sa mga niniwala sa kanya. Okay? At ganoon din kay Poop. Okay, so yan. So, pagpastor ka, ituro mo, pananampalataya sa mga tao. Dapat una, ikaw yung nananampalataya dyan. At tinuturo mo din. And then, may mga binisinay pa dito. Atake naman natin yan na... Tapos yung bandang huli, ito mga po yung mga loko-loko karamihan Hudyo. Hindi lahat. Pero lalo yung mga Hudyo, nagalit talaga kay Jesus, ang gagawin niya ang kabaliktaran. Kaya natapos po tayo dyan. Ngayon, dito naman tayo sa first part ng chapter 2. In-address naman yung ibang tao. Una, yung pastor. Actually, si Titus. Sinabihan si Titus, pastor siya. Tapos mag-sesend siya, mag-ordain siya ng pastor. Anong klase dapat yung mga pastor? O, dapat ganito, ganyan. Napag-aralan natin. Ngayon, magre-reflect yan sa mga tao. Okay, so yung pag-aralan ngayon. Kaya sabi niya dito, but speak thou the things which became sound thou. Dito pala, magtatagal na tayo. Ano sabihin ng become? Naalala niyo pa ba yan? Ang sinabing become, nagiging, di ba? Pero actually, hindi ito yung dalawang beses ginamit yung become dito. Parehong hindi, ganun. Tingnan na lang natin dito, ha. Isa sa mga word na become, naalala ko yung preaching natin dito, nag-dwell din tayo dito. Kasi nga, maintindihan natin ang King James English. Sabi niya sa dictionary, sabi dyan, to come into existence, to come to be. Yan yung alam nating definition na basic, okay? Kaya sa bandang huli, second, ano niya, ito, wala, ay, ganun. Ito. Hindi yan, ito, transitive verb to be suitable. Wala dito sa online, meron yung sariling, ano eh, entry. Anyway, ito yung medyo ano niya, to be suitable to. Yan ang gusto kong definition niya. Okay, yan yung dito, tingnan nyo. Kaya pag sinabing, pag nagsalita ka raw, but speak thou the things which become sound doctrine. So di nga sinasabi yung salita mo magiging sound doctrine. Hindi nga eh. Kaya sinasabi nga magsalita ka ng tama eh. Anong klase? Yung become sound doctrine, ibig sabihin yung sound doctrine, matino, maayos, na doktrina. Kaya yung salita mo dapat bilang pastor, ano, suitable, pantay. Ibig sabihin, ang sound doctrine, malinaw, di ba? Nakakita mo ng doctrine na malabo. Pag malabo ang doctrine, hindi alam ng tao, ano ba talaga, masama ba yung magpantalon yung babae? Parang, ano, ang dami sinabi ni pastor, hindi ko naintindihan eh. Pag malabo, ganun eh. Pero pag talagang sinabi, sa Bible, sabi, huwag kang lalaki, huwag mong usot ang pambabae, ang babae, huwag mong usot ang lalaki, pang lalaki, abominable sa Diyos yun. Ano kaya damit yung pambabae lang at yung panlalaki lang? Ano kaya yun? Palda, pantalon, yun lang naman eh. So ngayon, masama ba magpantalon ng babae? Malinaw, di ba? Pag pastor ka dahil linawin mo, hindi yung, ano pa, nga, yung bakla na naman. Katanggap-tanggap ba yan? Eh, sinabi ni Pope eh. Oh, world leader yun eh, ginagalang yun eh. Dapat ah, hindi nga yung sabi ng Bible oh. So malinaw. So pag nagsalita ka daw bilang pastor, dapat sakto, suitable sa sound doctrine. Okay, tandaan niya na mamaya gagamitin ulit yung become. Bakit daw? Kasi ang epekto daw nun is yun nga, pupunta na tayo sa mga tao, sa mga member. Ordinary member yan, pero dahil ikaw yung pastor, ikaw yung responsable dyan. Pag nag-ikaw ay maganda ang salita mo, hindi yung pambobola. Ibig sabihin, sakto nga, suitable, sa sound doctrine, ano daw mangyayari? O ano yung dapat mangyari? That the aged man may be sober. Ganun daw, kahit matanda, aged po yan ha. Aged, okay lang yung age. Pero, ano magandang pakinggan, aged. Okay? So, matanda. Yung mga may edad na raw, pag ikaw ay nagsasabi ka, malinaw, ay baka mad-offend siya eh. Kasi alam ko, nagpapantalon yan eh. Babae nga, nagpapantalon. Eh, mga ma-offend, di nang matin. Pag laging gano'n nasa utak mo bilang pastor, hindi ka ma-ano, hindi mo ma-set yung tone. Okay? Hindi na siya naman yung pala tayo sa salita ng Diyos kasi ikaw mismo, takot ka eh. Hindi dapat gano'n. Kaya sinasabi dito, pag ikaw daw ay maayos ang salita mo, pag nagsalita ka, become it sound doctrine, become sound doctrine. Yung mga matanda ngayon, magiging sober. Ibig sabihin, hindi lalasing-lasing.
May mga tao pong kahit di lasing, parang lasing mag-isip. Nakita naman ganun. Kakausapin mo, ay, soul winning tayo. Hindi pa lasing yun. Eh, ganyan lang naman yan eh. Alam mo, kasi yun. Eh, pag-usapan nga po natin, hindi na yan eh. Walang katapusan yan. Parang lasing. Ganyan daw yan. Ganyan din sa mga churches na mahina yung preaching. Hindi malinaw. Eh, nakikita ng mali dito, hindi mo lang siya sa'yo, bayaan mo lang siya. Parang walang nakita or something. Ayun, grave. Nabanggit din po yan, again, sa mga deacon, pastor, sa 1 Timothy. Pag sinabing grave, ano? Ano ba yung grave? Living yan. Natama naman yun. Isa yung sa mga definition niya. Eh, pag sinabing adjective yan, yung tao dapat grave. Patay. Serious, heavy. Tama yan, dalawang yan. Ibig sabihin, seryoso nga. Kasi mabigat. Kapag sinabi, ang bigat nung sinabi ni pastor. Ibig sabihin nun. Hindi yung joke. Diba? Mabigat. Temperate. Pero temperate. Okay, kahit mabigat siya, seryoso siya, ibig sabihin temperate, hindi naman yung parang wala ng temper. Ibig sabihin, laing galit. Wala ng pasensya. Hindi ganun. So, nagsalita yan at may judgment dyan, ganyan. Pero may pagpapatawa, di ba? Alam nyo na yun eh. Balance. So, hindi laging, tapos na yung preaching, galit pa rin. Yung mata, nagninisig eh. Hindi ganun, di ba? So, pag malinaw na sa tao, ay, seryoso pala yan. Sige po, pastor. Ganun. So, again, hindi na pastor to, ha? Mga aged man. Sound in the faith, yung ganun din. Sound doctrine, maayos. Ganun nga ulit na yung sound para sakto tayo. Kasi ibang meaning ng sound to eh, di ba? Panigurado lang. Particular, di nga yan eh. Meaning, hindi yan. Walang kinalaman sa sound. Come on. Yan, free from flaw or defect or decay. Naalala niyo preaching natin yung sound doctrine, sound ano yun? Sound mind, sound doctrine. Ito rin yun eh. Diba, naalala niyo? Ito yun, tsaka kay Timothy. So, pag sinabing sound, nag-ano tayo dyan yung... Kasi isa yung mga ginagawa talaga nila nung mga dating ano daw. Sinasound lang nila. Alalaman nila yung kung gaano katibay, diba? Kahit... Yan, yung gitara, pukpukin mo lang kung lalakasan. Depende, pukpukin mo lang yan, alam mo buong buo yan, di ba? Ganun din daw sa lalim ng dagat. Sound lang. So may kinalaman yung sound, pero may kinalaman din yung pag-integrity niya. May sabi dyan, free from flaw or decay. Solid, yan. Sabi ba lagi eh. Sinabi solid, maganda yun, di yun. Hindi yun pangit. Free from error, fallacy, yan. Malinaw yan, ha? So, kaya pag sinabi ng sound doctrine, malinaw, tama. Ganon din naman dito, sound in faith. Hindi katulad nito mga Pentecostal at mga Catholic, Mormon dyan. Sabi naniniwala sa Diyos, pero actually hindi. Ano ba talaga? Sinabi naniniwala ko ba sa Bible? Oo, lagi yan. O sige, basahin natin, huwag na. Eh, paano natin malalaman kung sino ang tama? Hindi sound. So kaya pag dapat malinaw yung preaching, pag-aaral, hindi lang preach, alam mo na, pag nag-uusap kayo, may tanong na talaga naman yung tanong, eh, legitimate question, kasi, pastor, bakit sa, sagutin mo na maayos. Okay, so ganun yun, kaya yung mga matanda raw, mayiging sober, grave, and temperate, pag maayos yung preaching, sound in the faith, and then in charity, in patience. So kasunod po yan ng sound, ah, okay, anong katan sa inyo? Sound in faith, sound in charity, sound in patience. Ibig sabihin, itong mga bagay na ito, importante ito, dapat lahat sila dyan walang, hanggat maaari, walang bangas ba. Baga sa, again, sa, iba sa inyo, yung cellphone nyo, may crack, di ba? Ayaw mo na may crack. O kaya, ano ba yan, la, pichel, may crack. Pagtsaga na natin, bilisan lang natin gamitin. Dapat walang crack. Amen. So, dapat ganun din, para pala tayo, hindi magtatanong pa yung mga bata, ba't may Santa Claus tayo, tayo? O kaya, ba't mag-celebrate natin demonyo pag November? Wala, may tatanong na gano'n, di ba?
Ganun din sa Pasko, yan na naman. Ba't tayo nag-celebrate ng Pasko? Eh kasi ano talaga eh. Kaya may isang meme na naman, may isang Baptist na. Pila, hindi tayo nag-Halloween kasi sinabi ng Bible, pero pag Christmas. Ba't tayo nag-Christmas, hindi naman sinabi ng Bible. Napaisip yung mga ano, no? Okay, so sound in faith, sound in charity. Hindi yung masabi ito, walang pakialam ng taong to kasi alam mo na, hindi makita yung concern. Patience, ganun din. May patience lang ngayon, mamaya, sasabog na. Mga babae naman. By the way, pansinin nyo yung mga sinabi sa mga lalaki. Ito actually yung mga weakness ng mga lalaki. Napansin nyo ba? Sober, inom. Yan, di ba? Inom. Karamihan na makinginom lalaki. Pero pag narinig na tinuruan niya salita ng Diyos, iiwas yan. Yung iba, magbigay pa ng excuse, yung Pentecostal, yung mga Presbyterian, alam nyo ba yung mga yan? Christian group yan, pero marami sa kanila, lasinggero. Kasi sila, tinuturo sa kanila na okay lang yun. So, when, yung tubig na, hindi ko nabali ang aking ano. Tubig na lang, please. Ah. Okay. And then, temperate grave, di ba? Yung iba naman, puro biro. Lalaki din. Pag na alam na nila, di nila makaya yung pressure ba sa isang tatay at lalaki yung alam mo na may integrity sa buhay. Gagawin na lang yan para wala nang mag-ano sa kanya. Puro biro-biro na lang. Yan. Temperate, di ba? Karamihan ng talagang magagalitin, lalaki. Sound in the faith, charity, patience. So, yun. So, kaya ngayon, pagbunay sa babae, baba natin din yung mga weakness din ng babae. So, anong dapat? Kasi yung mga bagay na hindi mo nang weakness at kaya mo nang gawin kasi hindi mo weakness. So, okay na yun. Kaya ngayon sabi yung aged women, yung matandang babae na to. That they be, pakibasa ka po, ready go. That they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Okay, ba't may wine dyan? Nung panahon kahit ngayon, ha? Alahala lang, umbira, yung mga usapan na ano doon, hindi ko na sabihin yung sino. Mga high school pa lang yun, inuman, ha? May ganang kalala ba kayo? So, bye-bye. Diba? But anyway, ginamit ulit yung become, di ba? Makita nyo? Kaya sabi yung mga matandang babae, dapat yung kanilang behavior as becometh holiness. So, dapat, alam nyo naman kung anong banal, di ba? Yung behavior nyo dapat, talagang masasabing banal kayo. Hindi yung nagtataka, banal ba to? Hindi. Ayan. So ngayon gusto ko na ipasok. Actually gusto ko magtagal dito kasi may mga topic po sa atin, no? Bilang mga Kristiyano, ayan, nag-uusapan natin halos lahat eh. May mga bagay, ang hirap, ang hirap ilagay kung saan ilalagay. Katulad na lang, no? Nabanggit natin kanina yung palda, di ba? Malinaw na yan eh. Eh, paano yung mga ibang bagay na parang masama ba kung natin, tumawa ng malakas yung babae, masama ba yun? Kaya siya. At, depende. Depende. Ate, masama. Masama ba yun? Ang hirap ba determine kasi paano kung nakatawa talaga, di ba? So, actually, yung Mormons, may rule sila na gano'n dahil yung mga babae daw, tatawa ng malakas. Pero, kasi habang nagmamatured ka, syempre, alam mo yung tawa na pang-asal, yung tawa na pang-seduce, yung tawa na pang-asal, sabi ko na pala yung pang-asal, pang-ayabang, papansin, yung kunwaring masaya, hindi naman, di ba? Ba't mo gagawin? Okay? So, ano pa, yung mga mahirap i-determine kung tama o mali. Eh ngayon, napansin ko naman yung mga long hair nga sa babae. Bukod sa mahaba, maikli, may kulay. Masama ba yun? May kulay lang eh. May kulay naman talaga yan. Itim, binago ko lang, ginawa kong green. Ano naman? Masama ba yun? Wala sa Bible yun. Masyado kong papansin, di ba? Hindi ka modest. Sa kauna, hindi ka ano, trolls. Tawagan kita po. Alam niyo ba yung trolls? Hindi na ata inabutan yun. May mga laruan po yung mga bata. Na actually, kinapatag sa demonyo yun. Kaya pag mayroon kayo, asarin nyo agad. Bukod sa gumagastos pa kayo, naka-trolls. Ano yung trolls? Ito, bilang mo ng trolls. Parang mukhang demonyo na yung buhok ganun.
May pelikula pang ganun eh. Anyway. Sino ba ako? So, yung mga bagay pala, kaya gusto mo mag-ano tayo dito, no? Well, yung mga bagay hindi mo, ano lang, wala naman sa Bible yan eh. Pero pati-determine mo pa rin kasi, pag suitable siya sa holiness, banal to, okay yun. Ano pa? Sa damit, yan. Diyan minsan to, umasakit ulo ng mga pastor. Sabi, pastor, di naman ito maiksi, medyo lang. Eh no, umaabot na sa tuhod medyo pag ginanyan ko umaabot. Pero pag hindi, pag ginanon mo tumataas na naman, oh. Di ano ba 'yan, pastor? May sa maikling buhok, di naman ako ano eh. So, dapat nga yung nakalimutan ko yung term nila. Tingnan mo yung the spirit of the text. Ibig sabihin, tingnan mo kung paano niya sinasabi, ano yung gusto niyang paratingin, hindi yung te-technicalin mo. Eh, wala naman sa Bible yan yung sigarilyo, therefore okay lang. Yan. So, ganun din dito, dapat yung behavior natin, alam na banal. So, again, sa haba ng buhok, talagang pag sabing ng Bible mahaba, eh, talagang pahabain mo na. Huwag mo nang, mahaba ba yan o hindi? Huwag nang ganun. Ganun din naman sa damit, at iba-ibang topic pa, okay? You know? Ano pa ba yung mga common topic na ano? Hindi naman ako masyadong madaldal. Medyo lang. Oh, sige. Ano? Sa amin kasi may testimony time na tayo dito. Pero sa amin dati talagang nasa mic pa, sa buong church pa. May mga tao doon talagang hindi makapagpigil. Eh, si pastor, pag nabigay na, parang hindi na mapigilan. Hindi naman madaldal eh. Pero iba, tumitingin na sa ganyan. Iba nga, lumalabas na eh. Kasi alam na nila eh. Nungal ba eh, yan. Not false accuser. Nakong, bigat nun, di ba? So, lahat naman tayo dapat, di false accuser. Pero para sinasabi dito, lalo yung babae daw. Kasi nga, ganyan, okay? Ingatan nyo yan. Unahin nyo yung utak muna. Isipin mo muna. Ilagay yung dapat ilagay. Mag-judge ang tama. Saka ka na magsalita pag alam mo na, process mo na sa utak mo. At sa mga tinagkatiwalaan mo din. Ngayon, kung may kinalaman sa church matter, iyan mo sa pastor agad. Amen? Ganun yan eh. Kunwari, pero makita ka dito, ano bang pwedeng ano? Pastor, ito si Europe, nakita ko ganyan. Ay kung bagong mananampalataya yan, di ba, intindihin mo na lang. Tama rin, sabihin nyo sa akin, hindi, ako rin bahala. Okay? Sabihin ko rin sa inyo kung ano yung pwede nyo gawin, hindi nyo dapat gawin. Okay? Ano pa? So, yun yun. So, not false accuser. Ay, ganyan kayo. Ang hirap niyan, alam nyo ba, napag-aralan natin dito sa Bible, di ba? Pag inakusahan mo yung isa, ano rin, ikaw yung nagnakaw nun, di mo naman nakita. Yung parusa sa kanya dapat, pag hindi niya pala ginawa yun, sa iyo paparusa yun. Mabigat yun, mag-accuse. Kaya dapat sigurado ka. Okay? Not given to much wine. Obvious na yun. So, walang alak. Pero actually, much wine. You know? So, obviously, may wine na allowed eh. Nakita niyo ba yun? Kasi wag daw much wine. So, yung wine ay juice din po yan. Okay? So, again, natakil na rin natin to. Ulitin ko na lang. Ano yung sabihin ngayon sa mga babae na dapat, alam niyo yung mga babaeng matanda na, medyo nakaahon na sa buhay yan. Yung sabihin, yung mga ibang babae, syempre established na sa buhay, medyo mayaman na, sabihin natin ganun. So, anong gagawin mo sa kayamanan mo? Diba? Kasi yun ang inaano po ng Bible sa wine. Na-topic na natin yan, diba? Kasi nga, ang wine ay mahal, hindi yan masyadong madaling ma-produce dati, ng panahon nila. Kaya pag binabanggit lagi ng Bible yung wine, wine, wine sa Old Testament, New Testament, ang in-indicate niyang kayamanan, okay? So ngayon, kung talaga may pera ka, di naman namin nanakawin niya sa'yo, di ba? Sa'yo yan eh. Pero ang iniiwasan dito, yung masyado kang makasarili ba, parang ganun. Pwede mo sabihin ganun. Kaya talaga may pera ka, o sige, okay, sa'yo yan. Tinuturuan din tayo hindi maging maingitin, di ba? Pero tinuturuan naman yung mga sinasabing medyo meron ka, huwag kang given, okay? Naalala niyo yung given last time dito sa mga pastor, di ba? Sa chapter 1. So, hindi daw dapat kung babae ka, matanda ka na tapos ikaw pa yung paporma, di ba? O, nakita niyo yung bago kung ano.
Tanda mo na para dyan. Eh, mga bata, minsan maintindihan mo, pero yung mga ganun pa rin, di ba? Kahit minsan, mga ano, buti si Mami May, hindi yan ano. Kasi nga, nasana yan eh. Hindi talaga yung ano. Pero pag yung iba talaga, nakaahon din, tapos hindi na nagbabasa ng Bible, baka maging Joyce Myers kayo, kailangan niyo ba yun? Pastora. Sabi daw niya, magpe-preach pa yun ha, may TV show yun. So, sobrang yaman. Doon pa niya isusuot lahat ng alahas niya. Ganyan. At pag may nagsabi daw sa kanya, oh, naiingit kayo dito, oh, pinagpala ako ng Diyos eh, ginagano niya pa. Matindi yun. Pag naiingit ka dito, you're not right with God. Binabaliktad pa. Kaya huwag daw tayong gano'n. Ano ganyan, ano yan, temptation niya sa mga babae, alam mo na. Talagang nakahong ka sa buhay, pero huwag kang gano'n, okay? So, ano dapat ka gawin mo? Teachers of good things. So, napansin ko yan kahit sa church. Pag-establish sa buhay, lagi nakatingin sa ibang ano, ayaw na umausap, kung kakausapin, sandali lang ha, importante yung oras ko, hindi kakausapin lahat. Yun yung di nakakaganda sa church. Sana kayo, ito, may mga pangarap siguro ko na, si Yesha, yung maman. Ngayon pa lang, isipin mo na hindi ka magiging ganun. Okay? Amen, Julia? Magiging ganun ka ba? Hindi mo alam. Diba? So, halip na maging blessing ka sa church, katisoran ka. Pag ganun. Kasi yung iba nakatingin siya, pinagpala ito ng Diyos. Yun naman talaga eh. Pero parang ginagawa mo, halip na magturo ka, ni ayaw mong kausapin yung ibang tao. Pag after service, takbo ka agad kasi nagmumul ka pa. Nung wala kang pakialam sa ibang tao. Nakakaasal yan. So kaya sinasabi dito, huwag kayong ganun. Teachers, turo mo sa mga nakakabatang. Kasi ako, kahit ako nagtuturo dito ng isang oras, may mga matuturo ka pa rin, hindi ka may tuturo. Kasi kapwa mo babae yan, for example. Diba? Ayan. Okay na ba? That they may teach the young women to be sober. Yan na, inisa-isa. Ano yung ituturo nila? Nabanggit kanina sa alahala, tsaka din sa paybaysa pa, may mga bata pang babae, manginginom. Eh. Sino magtuturo sa kanila? Diba? So, dapat yung mga babae rin hanggat maaari. Ngayon, hindi mo kaya, dali mo sa church. Diba? Magkakaalaman kayo kung sino yung mga dapat mo yung may kaibigan. Kung dinadala mo sa church, ayaw. Ano yon? Indication nyo, may naglalaban. Ano pong masama dito? Diba? Kung ikaw okay dito, yung kaibigan mo ayaw dito. Bakit? Yan, turuan nila yung mga batang babae na maging sober ulit. Love their husbands. Importante po ito. May babae man nagtuturo na huwag mahalin yung... Kaya nga nagkaka-divorce-divorce yan eh. Laban-labanan yan sa bahay, tsaka sa kahit sa opisina. Lagi nabanggit sa inyo, di ba? Yan kaming matinding boss doon. Matapang, babae, matalino naman talaga. Ano. Kaya nabalitahan na lang natin, nag-divorce. Sino ang gusto yung divorce dito? Kaya hindi man divorce, inaano yung asawa niya lalaki. No? Parang hindi rin yung mamalaki yun. Kasi alam niya, mababa tingin niyo dun eh. Gusto niyo ba ganun pamilya niyo? Kaya dapat turuan nyo rin yung mga batang babae, mahalin mo yung asawa mo, hindi ka makapagkumpetensya. Yung kumpetensya, yung ba't kumpetensya, katulong mo nga yan eh. Katuwang sa buhay, bakit mo lalabanan? So, paano mo tuturuan yun? Pakita mo rin na ikaw ganun. Amen? Amen. Pag inutusan ka na sa home, pakita mo sa mga asawa, sa mga batang babae, nahihiya ako. Huwag ka mahihiya. Yun ang dapat mong gawin. Amen? Pag nakita nila, tuwan-tuwa ka pa, tapos makalala yung asawa niya, yung biglabingin mo pa, ano pa, ginagalang niya yung asawa niya, minamahal niya, nako, hindi mo na kailangan masyadong turuan yan, susunod mo yan. Ay, ko, paglaki ko, gusto ko. Katulad ako ni Ma'am May, na kahit ano sabihin ni Pastor, ano, magtimpla ka, maglaba ka, okay, ganun din ako. Diba? Maganda pala yun. Yes, maganda yun. Napapabuti tayo lahat doon. Amen? Amen? Amen. Alam hindi. Hindi, actually, talagang isa sa mga, ano, kahit sa mga Baptists, ang hirap minsan ituro. Mainit ba?
umiinit dahil sa preaching. Gusto niyong buksan? Nainitan ako eh. Maliwanag ba? Amen. Okay, mahalin asawa to love their children. Mayroong mga babae, hindi mahal yung anak. Eh, depende kasi kahit ang pag-ibig, eh, di ba? Ganyan yan, iba-ibang level yan eh. Yung iba, kaya lang pinapakay para pag nakita ng asawa, hindi pa magalitan. Pero pag sila-sila na lang, ginugulpi na pala, kinukutosan, minumura, ano man tawag doon sa ano? Doon sa binubulyawan. Diba? Ngayon yung buksan yung aircon. So, mahalin niyo yung anak mo, ganun din. Papakita na niya, mga anak, mga lola tuloy, mga aged with mga adults sa babae. Pakita niyo, saka, sino ba mga batang babae dito? Kung natin, si Juliana. Para, she will look forward, no, na mag-asawa din. At marami rin anak, hindi yung isa lang na ang bait naman anak mo, mag-isa yun eh. Maganda, may kahit ka paano, mahirap yan pero masaya, amen? Amen. Hindi na may buisit ka sa naalala mo pala yung anak mo, kumukulong na yung dugo mo. Kasi hindi mo inayos sa spirito mo. Hindi mo inayos, hindi mo pinaghandaan. Kaya sabi dyan, bago may turo yan, dapat ganun ka muna, amen? Amen. Love their children. Ang cute niyan eh. Eh kaso basta, loko-loko eh. Turuan mo. Amen? Amen. Ayun na, kumukunti na yung amen ha. Amen. Hindi, basta lang tigas ng asama nga yan eh. Anong talaga, ano ba? Amen. Kaya nga maganda rito, nakikita natin lahat, di natin hinihiwala yan. Normal yan. Nagkakitaan tayo dito ng problema, di ba? Okay lang yun. Hindi pwede, okay yun. To be discreet, babae pa rin to ha, hindi pa tayo lumalas sa babae. Anong discreet? Binanggit yan din kay Joseph, di ba? Discreet, maang matalino rin, ganun lang yan. Discreet. Matalino, alam mo yung gagawin mo, exactly. Having or showing discernment. Good judgment and conduct, especially in speech. Prudent. Okay, matalino, basically. So, ganun din yan. Chaste. Ano yung chaste? Chastity. Ano yung chaste? Hindi bastos. Yun lang yun eh. Tingnan natin. Yung iba, kung kailan tumanda, kailan naging malandi. Ano ba yun? Innocent or lawful, yan. So, yan, celibate, iba naman yun. Basta pure in thought, in act, modest, okay? Basically, hindi bastos, hindi liberal, yan ang ano, spotless, clean. Okay? So, ganun dapat mga babaeng matanda, tapos magagaya din yun ng mga batang babae, men? Hindi magti-tiktok yan, hindi yan magdadamit ng miniskirt, ng crop top ba tawag doon? Okay, ano pa? Keepers at home! O yan, kanina, nabanggit ko yan ako. Ang bigat din ito, kaya nga yung aming boss nun. Ganun. Ano nga ba? Boss ako sa amin, eh. Pag nagugasin mo ako, natay ka dyan. Eh, sinasabi ng Bible, yung mga babae, okay, ganito yung gagawin nyo, ha? Chase, discreet, love your husband. Keepers at home. Ibig sabihin, ang teritoryo mo, yung bahay una, ha? Hindi ka pwede gumala, eh. Actually, yan nga yun talagang pag nag-iayaan ng gala, dapat igala mo. Kasi lagi sa bahay eh. E dapat panitilihin yung bahay, hindi lang malinis. Pati yung, alam mo na, hindi magulo. Yung mga anak mo, huwag mong pabayaan ang sira ulo. Keepers at home. Good. Obedient to their own husbands. Yan na naman yung mga, ano eh. Yung mga term na hindi na binabanggit ngayon sa modern, ano, di ba? Sinusunod yung asawa. Sinusunod yung asawa. Hindi, walang masusunod dito. Pareho kami. Ang linaw niya, di ba? Ang nasusunod sa bahay dapat yung asawang lalaki ngayon. Itindihan natin ang mga problema nga. Kaya nga inaaral natin isa-isa. Amen? Ang pinaka-ating Diyos, siyempre ang Diyos, siya yung masusunod sa lahat.
Ngayon, sa bahay, dapat meron din mausunod. So, dapat yung asawang lalaki. So, ngayon, eh, parang basta kung mas matalino yung babae, mas spiritual yung babae. Kung mas spiritual yung babae, dapat lalo ko sunod kasi sinasabi sa Bible eh. Tama? Huwag mo lang susunod yung may talagang maling-maling sinasabi sa'yo. Okay? Yun lang exemption doon. Pero, yung iba doon lahat, sundin mo kahit pa sinasabi. Huwag ka mag-church. Paano yun? So, parang mga bata, sinasabi ko lagi sa inyo, magpaalam kayo lagi. Pag ayaw, huwag. Ganun lang yan. Kaya nga mga, kaya mag-asawa kayong matino. Amen? Amen. That the word, ito na yan, no? Pag hindi mo daw ginawa yun, mga babae, ang bigat nito. Pag hindi mo daw ginawa yun, pag hindi ka obedient sa husband mo, pag hindi ka chaste, hindi ka keeper at home, good, discreet, love your children, husband, sabi dun, nabablaspim ng Diyos. Naintindihan niyo ba yung pasang sabi ko kanina? Hindi na uso yan. Dati lang yan ngayon. Babae, lalaki, pantay na. Yan ang sinasabi nila kasi nga hindi naman sila tagasunod ng Diyos. Hindi naman sila anak ng Diyos. Amen. Pero pag ikaw, anak ka ng Diyos, hindi mo sinusunod yan. Ang lumalabas, ang Diyos ngayon ang parang tanga, di ba? Hindi naman nga yan. Nagkakasundin niya. Ganun exactly nangyayari doon. At pag pinapakita mo lagi sa ibang tao yun, nasabi mo na naman, hindi yan totoo yan. Sa kanila lang yan, sa mga Hudyo lang yan. Parang sinasabi mo, hindi na applicable sa'yo to. Ano, dahil ano, mabait ka. Mas matalino ka sa Diyos. So, kaya gawin natin yan. Amen? So, ayun na, narabos ko na yung lalaki, babae. Dito na tayo sa young men. So, young men likewise exhort to be sober-minded. Walang pinagkaiba po sa Timothy rin. Ganun din. Lalo mga lalaki, kaya puro tayo Bible, mag-isip. Diba? Hindi lasing. Hindi lasing-lasing sa utak, puro kalokohan. Kasi sinasabi dyan, may kaya ang ganda pag nasa church kayo lagi, minsan libre na nga eh. Ngayon, basta wala yung tatay ko, kaya yun nga, kaya nga mas maganda. Matalino kang young people, at least inaano ka dito, dito ka na. Pero, sa bahay later, mag-start ka ng pamilya mo, dapat ganyan ka. Huwag mo isiyak ako nung bata ako, pinabayala ko ng tatay ko, malaya, hindi ako masyado sinasabihan, huwag mo lang gawin. Igaya mo yung sarili mo dito. Rather, amen? Kaya na mga bata, lalaki, dapat yung utak nyo, hindi puro kalokohan. Sober-minded, kabaliktaran nyo ng kalokohan. Amen. Gusto nyo kalokohan, gusto nyo nakakatawa. Damitan kita ng clown nyo, gusto mo? Gusto mo laging nakakatawa? Sige, bibili ako ng ano. Yung clown yan, siya, patawa ka na magpatawa dyan. Gusto mo yun? Gusto ni Tibik and Joey? Katanda naman, hindi pa nagsawa, ano? Kumikita kasi. Mga tanga-tanga na may nanonood din doon. Tatawa ka pa doon? Kaya ko nang gawin yun eh. Anong di kaya ni Tito Pick and Joey na di ko kaya? Yung mga ano lang, wholesome mo. Ano? Wala, di ba? Dami-dami dyan eh. In all things showing thyself, yun na, yung title natin, no? Sino yung kinakausap na dito ng thyself? Sino ba kausap ni Paul dito? Titus, no? So ngayon, kaya pag pastor ka, kahit ano man natin, yung mga old men at lahat tayo, ipakita mo ito sa tao na ikaw ay pattern of good work. So babalik tayo sa kanina ng illustration natin. So hindi ko napakita dito, pero na-imagine nyo ba yung pattern? O yung sleeves niya, ganito kahaba, yung kurba niyan, pag ano, babae, medyo kurba daw, yun ang... Ano eh, pero pag pantalo, may pattern yan. Susundan mo lang yun, sundan mo lang. Hindi mahirap. Ako na dito, nagpapakanta. Paano ba tama magpakanta? Yung comment ko rin doon, ginagawa ng pinanood nyo, di ba? Parang di na ikaw yung mag... Go! Gano'n ko pa eh. Parang, ano na lang, tumutugtog na yun, na ano na nasa utak yun. Ginagawa niya, inuulit-ulit lang niya. Song, ito po yung title. Let's sing. Lahat po kakanta. Habang hinihintay mo yung cue. Ganon. So, ngayon, pag nakita ka nung bago, ganon lang pala yun eh. Ipapattern nila yung sarili nila sa'yo. Amen. Ganon yun. Ganon din si Pastor. Kung nga, si Pastor, puro joke. Diba? Ganon din yung mga yan. May iba naman, napansin ko rin sa meeting namin, ganon iba, puro patawa. Iba naman, may iniiwasang topic, may iniiwasan na naman eh. Sabi ba naman,
Sabi doon, parang Calvinist pa rin eh. Ano ba sabi? Oh, yung mga pinili dyan ha, kung parinig eh. Eh, biblical doctrine. So, kung ikaw yung pastor naman, na uiwas ka ng iwas, marami, pastor, ano ba talaga, pre-trib o post-trib? Anong gagawin mo? Dapat una, inaral mo yon. Pag hindi, iiwasan mo yung topic. Pag nakita ng mga tao puro ka iwas, iiwas din yun na hindi natin aralin yun. Kasi kung pag di pala natin alam, pwede tayong iwas lang eh. Ganun yun. So, ipapattern nila yung sarili nila sa'yo. Kaya ngayon, kung matalino ka naman, sarili kang utak, alamin mo rin yung hindi tama, huwag mo na nang gayahin. Kung sakali talaga si pastor may pagkukulang din. Amen? Pero para sa mga, ano to, mas nakakatanda, especially sa pastor, dapat alam mo na susundan ka ng ibang tao, eh, gawin mo na yung maganda. Okay? Kaya sabi ito, pattern of good works. Paano tayo makagawa ng mabuti? Mag-aral, mag-pray, manalangin, fellowship, church, mag-aral, be honest, sa trabaho, sa lahat ng bagay na kaya mo. Kaya pag nagtanong, ano ba itong ginagawa ito? Bakit siya ganyan, ganyan? Bakit siya naging pinagpala ng ganyan? Ha, kasi ganito. Makikita nila yung pattern ng buhay mo. Hindi ka baligtaran. Amen? At ngayon, may nasabihin dito mga ibang bagay. So, ano yung sabihin ng pattern of good? In doctrine, showing uncorruptness. Yan, kaya lagi sila sa atin. Like, kung binabanatan, especially, pag nagtuturo ng mali, kasi maraming matadamay doon, magiging malabo yung gospel, magiging labo yung doctrine. Kung sinabing corruptness, eh, nabago, nabulok, or na sira eh. So, pag sinabi uncorruptness, dapat talagang matibay, makikita mo. Ano sinabi sa Bible, ay, buksan mo yan, kahit saan mo ikumpara yan, yun pa rin ang totoo. Amen? So, dapat ganun ka daw bilang pastor o kahit nakakatanda, no? In doctrine, showing uncorruptness, gravity, parang kanina, mabigat, seryoso, sincerity, pag sincerity, alam mo, hindi nagbibiro. Ibang tao kasi, kahit mga pastor, pag alam niya yan, ganyan talaga sa church, may lalabas, may mistake, hindi. Eh, wala pa kailan, hindi ka na may close, hindi ka na sincere. Alam mo, wala rin yan eh. Kaya may ibang pastor, ganun eh. Ang planning nila, wala namin sa tao. Pinaplano nila, sarili nila. Ito yung may pamilya ko. Wala pa kailan sa mga ganyan. So, hindi dapat ganun. Dapat makita pa rin sincerity. Kasi pag hindi, gagawin din nila yun sa ibang tao. Ano pa yung mga pattern ng good behavior, no? Good work, sound speech. No? Tapos na tayo kanina dito. But inuulit pa. Mas, no, importante. Pag inuulit ang isang bagay, importante. So, ganun ulit. Yung pag sinasa, pag nagsalita ka, dahil di ka sinungaling, at hindi ka, parang may butas nga sa sinasabi mo. Double tongue. Marami yan, eh. Basically, sinungaling yan. Kasi lahat ng hindi katotohanan, iba-ibang form lang, pero kasi, no. So, pag nagsalita ka, ikaw ay honest, yung integrity. Ito yung pangalawang part ng ating title, that cannot be condemned. Ano yung hindi yung pag sinabing condemn? Ano yung condemn? Julia, condemn. Day-day, condemn. Ano yung condemn? Ana? Medyo, may bago parusahan, kinundem muna. Yung parusa, kung naragyan ito. Yung parusa sa nagnakaw, kulong. Yung parusa, yung kulong. Pero yung condemn ay yun yung akto na sabi ito talaga, dapat na itong parusahan or kung ano man, patayin. Yan. Kung sinabing condemn, yun yung point na ihuhusga ka na sa mali. Okay? Sa negative. Okay? So ngayon daw, pag ang ginagawa mo puro mabuti, sino mag-condemn sa'yo? Diba? Kahit anong gawin, kahit asal na sasin sa mukha mo, sa pamilya mo, ano man yan, wala silang makita eh. Kaya dapat ganun daw tayo. Men, especially pastor una, pero, ngayon, talagang gusto makakita naman, makakita yan, alam ni si Daniel, di ba? Wala na talaga siyang kasalanan, si Jesus, walang kasalanan, pero may nakita pa rin sila, hindi nakita, tinanim, okay? Kumbaga sa ebidensya, tinanim. So, still, wala tayong magagawa kung sakaling dumating sa ganun, pero, may tayong masang protection naman ng Diyos. Pero anyway, ang default niya, pag wala kang ginawa mo masama, talagang walang makita sa'yo, hindi ka makakondem. At ito pa, kahit mga kaaway mo daw, sabi that he
That is on the contrary part, maybe ashamed. Siya na mismo yung mahihiya eh. Uy, tirahin natin si ano, ganyan. Bakit? Ang bait-bait lang eh. Eh, sinabihan yung mga bakla niya, eh, totoo naman eh. Diba? So, walang masasabi sa'yo. Yun ang maganda. Hindi, hanapan natin. O, sige, hanapan natin. Ano ba? Baka, ano yan, mainitin ang ulo. Kaso, may mga time din na okay lang huwag yung mainit ulo, diba? Yun nga, kung walang makakita na sa'yo, anong gagawin ang mangyayari? Sila na mismo yung mahihiya. Kaya, ang ganda, diba? Gagawin na natin. Hindi tayo magkatapos. Sabi dyan, exhort servants. Magsasabi, exhort. Parang turuan or build up. Ito na ginagawa dito, preaching. Yung mga servants, eh, lahat naman tayo ganun, di ba? Dapat tayo ay masunurin sa ating sariling mga master, boss, supervisor. And to please them well in all things, not answering again. So, di ba ganyan tayo, magulang mo, huwag ka sasagot sa nanay mo, huwag ka sasagot sa tatay mo, sa boss mo. Nasasagot dyan. Eh, si Pope. Hindi ko boss yun eh. Eh, si Duterte. Hindi rin. Pag nilagay sa yung boss mo talaga, kailangan, eh, paano pag mali siya? Ayan ang medyo tricky, di ba? Hindi mo kailangan sundin yung sunsan siya mali. Okay? Kung talagang matindi yung disagreement nyo, eh, malis ka na. Ganun lang. Eh, kung di ako makalis, eh, may iwas ka na lang. Ganun yun. May laging may middle ground dyan. Pero yung mga definitely, mga expected sa'yo, pumasok ka, di ba, magtrabaho ka, eh, kailangan mong gawin yun. Ba't nasama pa dito? Kasi kasama talaga yun. O, hindi ka magiging maayos na Kristiyano, hindi ka maayos na member ng community. Yan. So, kaya, next time na po yung 11 onward, konti lang yan, pero napakalalim kasi yan. Kaya, tapusin natin ito. Ito yung mga dapat lang natin gawin, no? So, pag yan. Then, last is not purloining. Pag sinabing purloin, hindi po yan kinakain, ha? Ano yung purloin? Nakakalam. Purloin. Hindi. Ganakaw. Yan natin, ha? Hindi familiar, yun, ha? Pero... to appropriate wrongfully and often a breach of trust. So either, yan, nakaw, fridge, heist, di ba? Either ganun, basta kung ano yung pinagkatiwala sa'yo, kasi boss mo eh, di ba? Kung ano pinagkatiwala sa'yo, dapat pagkatiwala ka doon. Ano, bigbenta ka na mga, ano, ikaw yung kumakain, di ba? Binibenta mo sa'yo. Kahit di ka nakaw pa rin yun, di ba? Kaya sabi dito, ang kabaligtaran ng purloining is showing all good fidelity. Pag sila, fidelity, faithful. Okay? So, ganun ka dapat sa lahat, especially sa boss, o ano yan. And that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. So, yan yung tatapusin. Pero ano yung sabihin, adorn? Suotin. Ha? Suotin, hindi lang sa suot. Pag sinabi adornment, ba't mo sinusuot yun? Pangpaganda. Yan ang isa yun ng adornment. Yan, tingnan nyo to ha. Doctrine din to eh. So ganito lang, pag ikaw pala maayos kang Kristiyano, ano mangyayari sa doctrine of God? Ano mangyayari? Yung doctrine of God, matagal lang totoo yan, kahit anong gawin mo dyan eh. Pero pag sinusunod mo, maayos ang pagsunod mo, ano nangyayari sa doctrine? Gumaganda. Patulad nung, doon na tayo sa palda na naman, di ba? Kaya, ano... nung una, pag hindi ka nasanay doon, yung mga sa kapitbahay nyo, lahat ng babae, naka-short. Kala mo ngayon, ang calling magpalda, di ba? Pero pag sinusuot mo pa yun, doon mo na makikita na maganda rin pala. At, yung ibang tao, mapapaisip sila, kala ko calling yan, ang ganda pala. Ang ganda pala talaga. So, ang ganda rin pala ng doktrina ng Diyos, kasi ang Diyos ang nagsabi nun. Eh. Nakita nyo yun? O ngayon, sa mga lalaki naman, kunwari, kala ko ang tipong lalaki talaga dahil babaero lahat yan. Hindi tayo mag-stay ng, yun ang lalaki, di ba? Ang tapang, di ba? Tsaka nakarami, di ba? Ang ganun ang lalaki. Ngayon, nakita mo yung isang lalaki, sumunod sa Diyos. Tapos nakita yung buhay ng isang lalaki na yun. Ang ideal nila pala, sila pala yung mali. Hindi pala maganda to. Eh, itong lalaki ito, pogi dati ngayon dahil nag-addict-addict at walang asawang matino. Ano nangyari sa kanya? Hindi siya mga lalaki ngayon kasi
Kahit asawa niya, hindi niya kayang pasundin eh. Hindi niya pinakain eh. Oh. Kaya binabas na siya asawa niya. Oh, maganda ba yun? O, tagtingin mo dito sa isang lalaki na isa lang ang babae niya sa mundo. Sa buhay niya. Tapos nakita ng ibang tao, ba't mahalawal ka ng asawa mo? Hindi ko siya pinagpalit eh. Diba? Ay, ang ganda pala ng turo ng Diyos. Ganun pala yun. Yun, so alay, tatas, bandang uli yung Diyos. Then, yung doktrina na tama naman yung kahit anong mangyayari, tama na yun. Pero dahil sumusunod tayo, wow, galing ng Diyos. Ang galing ng katuruan na pala, ganun lang pala yun. Amen? Amen. Yung mga ngayon, susunod yung mga lalaki, papahaba ng buhok. Kasi uso, yung nakita sa TV. Kahit nung una, awkward yan ah. Di ba? Kaya nga tatawa na yan eh. Diba? Lalaki, mambading. Eh, dahil na sana yun na gano'n. Pero yung isang lalaki, hindi nakiuso dun. Hindi nagpakulay. Bandang huli, nakikita nila na ang ganda palang doktrina ng Diyos kasi sinunod natin. Okay? Kaya sabi dyan, doon na tayo next week na po yan. Maganda po yung next week kasi yun yung ano nun eh. Pinaka ano yung mangyayari at bakit natin ginagawa itong mga bagay na to. Yan, yung mga parang conclusion to. Yung mga pinag-aralan natin ng first, second and third part ng mga titles, okay? So, this time, amen ba? Amen. Ang title natin, A Pattern of Good Works Shall Not Be Condemned. That cannot be condemned. Ang ganda nun, yung ginagawa mo. Hanapan ko siya ng mali. Ay, wala siyang ginagawa mali eh. Meron bang ganun? Kung meron mang mali, maliit lang, di ba? Ikaw yung loko-loko, alam ka namang tirahin mo pa yung konti lang yung fog, di ba? Ito na may hiya. So yan ang gawin nyo, mga bata pa lang. Yung buhay nyo, una, geto, kasi bata pa kayo, sino susundan nyo? Bago kayo sumunod at maging susundan ng iba, dapat kayo muna yung sumunod. So mamili kayo ngayon ng mga role model nyo sa buhay, amen? Susundin ko si Duterte, oh, macho-macho eh. Oh, mamatay tao, gusto mo yun? Kaya si Marcos, oh, eh, naging presidente siya eh. Hindi laging ganun. Maghanap ka at meron yan. Hindi ko sinabing kailangan isang tao lang eh, dalawa, di ba? Hindi naman eh. Hanapin mo yung mga magandang pattern, naka-pattern din sa salita ng Diyos, and then yun ang sundin mo sa sarili mong buhay. Amen? Amen. Okay, tapos na tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Mga practical advice, Panginoon, at aral actually ni Paul na pinasa rin niya sa kanya. Ngayon, pinapasa rin kay Titus. I pray na maintindihan po namin na napaganda pa rin yung salita, Panginoon, lalo pag sinunod namin to, Lord. Minsan talaga hindi namin maintindihan sa umpisa kung gano'n ito katama. But later, Panginoon, again, kaya nga po kayo nagsimula sa pananampalataya sa inyo, Panginoon, bilang Diyos at mabuti, ang mga pangyarihan. Dahil, yes, hindi namin maintindihan lahat ng aming sasapitin, Panginoon, sa pagsunod sa inyo. But dahil sa tiwala sa inyo, dahil kayo mabuti, matalino sa lahat. Later, makikita namin gano'n pala kaganda yun yung tinuturo, mapatakaran ng inyong batas. Kailangan po, Lord, as a church, Panginoon, nakita namin ang admonition kay Titus na sundin din namin, applicable din sa amin, mga lalaki, mga pastor especially, maayos, sa aming mind, sa aming doctrine, and po yung mga matandang lalaki, babae. Susundan naman kami, Panginoon, ng mga nakakabata, Panginoon, at magpapatuloy ang legacy, Panginoon, ng godliness sa churches, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, ngayon po mananati. In Jesus' name we pray. Amen.